dyan si daddy ko at si mami ko para sa cooking ng ino mo. Shock ba kayo, guys? Diba? Pack na pack, diba? Nakakawala talaga ng pagod ang pahikaw ng daddy ko. Siyempre, nawawala na rin ang hiya ko. Correct. Anyway, guys, today I'm going to show you how to cook kare-kare. Super yummy. This is one of our favorites, especially daddy ko. Actually, kare-kare, it's peanut-based beef stew. Siyempre, paborito rin nating mga Filipino. Ayan. So, ni-request lang din ito ng isa kong friend na nag-message sa akin. Kaya salamat. Dumadami na po ang aking mga viewers. Thank you. And please, like, share, and subscribe our channel, guys. Parang awa nyo na. Correct. Guys, let's go. And let's cook. Okay, here are the ingredients. Of course, yung aking baka. Actually, ang pinili ko talaga, binili ko is yung laman. Usually, pag nagkakari-kari ako, mas gusto ko kasi yung laman na yung kinukuha ko. Pwede rin guys yung oxtail or yung tuwalya. Ako naman kasi nasanay din ako sa tuwalya kasi kinalakihan ko yon. So, this one guys, kapag nagkakari-kari ako, binababad ko muna siya sa toyo. Okay, binababad ko siya sa gabi din kinabukasan. Doon ko siya pakukuluan or palalambutin. Ayan. And then, yung sitaw. Sitaw, mas maganda guys yung sitaw na Tagalog. Yung mas ma-color, mag-green siya, mas masarap kasi yon malutong. Okay, of course, puso ng saging, petchay, ayan, ito ating panggisa, garlic, and onion, peanut butter, ayan. Sa peanut butter, guys, pwede naman kayong bumili ng nasa bote, pwedeng sa market, sa grocery, meron naman, or sa palengke, meron na mga peanut butter, pwede yon. And then, pag hindi kayo na-satisfied, pwede rin kayong gumamit ng peanut, as in talagang peanut, and then, i-grind nyo na lang, or durugin nyo na lang, pwede rin yon. Kasi, yung peanut kasi talaga, yun yung nagpapalasa talaga sa kare-kare. And of course, ang aking kare-kare mix. Etong kare-kare mix, alternate ko lang to. Optional to. Kasi, etong aking atsuwete, ayan, atsuwete rin, syempre, minsan kasi, hindi ako nasa-satisfied sa color niya. Okay. Kasi ito, medyo nakakatulong siya. Kasi, para kasing medyo ano din yung aking atsuwete, parang na-dry na din. Okay. And of course, ang aking pepper and salt and aking bagoong. Guys, itong bagoong ko, naluto ko na siya. Ginisa ko na rin yan, sibuyas. Sa sibuyas lang. So, nilagyan ko ng vinegar para pwede siyang patagalin. And then, the usual, ako pa talaga, hindi ko na siya ina-adjust yung alat niya. Talaga maalat na siya kasi usually naman ang kare-kare, wala din siyang lasa. So, yun yung nagpapalasa, bagoong. And then, minsan sinaseparate ko din yan kasi si daddy ko, minsan gusto niya yung mami, lasahan mo yung bagoong. So, it's up to you guys. Pwede rin kayong bumili ng instant bagoong na. Meron yung, sa grocery, meron din yon yung mga instant bagoong na. Alright, guys. Anyway, pwede rin pala kayong mag-add ng gulay, yung eggplant, pwede rin yon. Hindi na ako nag-add kasi hindi ako nakabili. Pero, pwede rin naman hindi or pwede rin naman maglagay. Okay. Alright, guys. Ayan. So, nagpapakulo na ako. Ilalagay ko na yung aking
beef. Ayan, okay. Nilagay ko na. Palalambutin ko lang siya, guys. Pwede ninyo rin i-pressure cooker para mas mabilis. Okay. Okay, guys. Ngayon naman, yung kare-kare mix, usually nilalagay ko yun. Yung sa pinagsabaw na yung pinagkuluan ng beef. Ayan, tinitimpla ko na siya dito. Para habang mainit, hindi na mag-boil ng water. So annoying. Yeah. Okay, ayan. Now she's glad. Okay. Okay, guys. And then, yung atsuwete. Ayan. Pwede ko na rin siyang ilagay. Pwede na rin siyang ilagay dun sa pinagkuloan din. And then, ibabad lang yan para lumabas yung color. Usually, habang nagpapakulo ako, yon dun ko na siya ginagamit. Ayan, makulay pa. Ayan. So, kasi this one, guys, may mix na kasi to, kaya mas malasa siya. Ito kasi, pure na atsuwete lang. So, talagang kinukuha ko lang yung color niya. Iba kasi, guys, yung lasa talaga ng atsuwete, na talagang pag yun yung nilagay mo na pure. I like dito sa kare-kare mix. Nanuno talaga yung lasa, promise. Kasi ito, guys, ito, nakalakihan ko na to sa mother ko. Sobrang, ito talaga yung gamit niya. Literally, syempre, traditional, ito naman talaga. So, ina-alter date lang natin. Option lang natin to. Okay. Later on, magigisa na ako. Alright, guys, okay. Ayan. Look, ayan, makulong na makulay na siya. Diba? Makulay ang buhay. Ayan. So, konti pa yan. So, kung gusto nyo talagang mas kumulay pa, kasi pwede pa to eh. Ayan. Lagyan nyo lang ulit ng, ano, ng water. So, nilalagay ko na yan. I-mix ko na rin yan dito. Ayan. Actually, meron pa to, guys. Pwede pa to. Ayan. Kaya, sobrang, ano, sobrang lasa talaga niya. Tsaka, ang bango niya. Okay. Okay, guys. Ayan. For sure, malambot na tong aking beef. Ayan. Later on, ayan, magigisa na ako. Okay na to. Yep. Ayan. Very nice. Malambot na siya. Okay. Okay, guys. Ayan. Magsusutay na ako. Yung pinagpakuluan ko ng beef, dito na rin ako. Para isahan na lang. Kaya medyo maitim siya. Correct. Super sa pag-explain. Siyempre, unahin ko yung garlic. And onion. Guys, tsaka ako ilalagay yung beef na pinalambot ko. Okay. Guys, in the next ko na yung minix ko na atsuwete at saka yung kare-kare mix. And of course, ang nagpapasarap peanut butter.
kung asawa ko kanina pa. Kanina pa excited. Guys, so look ko. Actually, gusto ko talaga sa Kare Kare yung marami siyang peanut butter and then yung aswete niya talagang kumukulay. Alright. Of course, yung pinagpakulaan ko ng beef. Lagay na natin. Tanong ng tanong, si daddy ko kung luto na daw. Pak, o diba? Ayan. Pwede rin tayong mag-adjust. Actually guys, gusto ko pa siyang dagdagan ng water para medyo masabaw kasi si daddy ko. Ayan, dagdagan natin. Okay guys, simmer for 5 minutes. Alright, I'm so excited. Ayan na guys. Look, oh, delicious. Guys, pwede pa to. Pwede pa siyang gamitin. So, usually, ginagawa ko, ginaganyan ko lang. Sayang kasi, may lasa pa yan. Ayan. Bango niya. Okay. Nice. Of course, ilalagay na natin yung mga gulay. Okay. Unahin ko muna yung puso ng saging. By the way guys, yung puso ng saging pala, ibabad nyo muna sa water. Kasi medyo ano siya, ano bang tawag doon? Magata? Ano ba yun? I'm sorry, ha? Okay, guys. Para mawala yung dakta niya. Talagang inisip ko pa. Tinanong ko pa yung asawa ko. Ito na ang asawa ko. Nangangalabit na sa akin. Gusto na daw niya kumain. Yan. Dinner namin to, guys. Kasi kanina nagpasta lang kami lunch namin. So, syempre, aabot to hanggang bukas. Lunch and dinner ulit namin. Talagang nagluluto ko ng marami. For him and for sa akin na rin. At, syempre, magbibigay din ako. Pak, ganun. Guys, lutuin lang natin yung puso ng saging. Okay, guys. Ayan. Luto na ang aking gulay. Okay. Next ko na yung aking sitaw. Ayan. Marami talaga akong magulay kasi alam nyo naman, hindi ako palakain masyado ng mga meat. Ayan. Nakakain ako hanggang isa. Ayan. Swerte na lang makakain ako ng dalawang ganito na beef. Correct. Diba? Ayan siya. Okay. By the way guys, medyo hindi lang ako satisfied sa kanyang lapot. So actually pwede na rin. So pwede kayong gumamit ng glutinous rice flour. So ito 'yon. Yung gililing na ano to, na rice. Pwede naman, pwede siyang gamitin para lumapot pa siya lalo. Yan. Nakalimutan ko din i-ano to kanina. Feeling ko kasi lalapot na siya dahil doon sa kare-kare mix. So, mas gusto ko pang masatisfied ko yung paglapot niya. Pak, ganon. Satisfied talaga ang paglapot. So, i-boost ko na lahat. Okay. Yan. Sarap. Grabe. So excited. Actually, guys, almost done na ako.
Alright, okay na. So, last ko na lang is yung pechay. Last ko na nilalagay yun, guys. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Perfect, oh. Mm-hmm, malapit na. Okay. Okay, guys. Luto na po ang aking kare-kare. So, guys, oh. Yan na, ang sarap ng bagoong. Okay. Guys, please don't forget to like, share, and subscribe our channel, Team Waja. Si Daddy ko at si Mami ko para sa cooking ng ina mo. So, bagoong.